welcome back sa aking channel. Sa video na to, medyo may bago tayong gagawin. Hindi nyo mapapanood dito ang vlog ko o ang mga drawings ko. So, sa video na to, meron tayong i-feature na artist mula sa aking grupo. So, dahil art month ngayon, kailangan natin ipakilala rin ang iba pa mga artist na meron ding angking talento na pwedeng ibahagi sa inyo. Taong 2015, pumunta ako ng Catanduanes, kung saan doon din po ako nagmula. Meron akong kabataan na nakilala doon. Mula ito sa bayan ng San Miguel. Itong mga kabataan na tinutukoy ko ay mga magkakapatid. So meron silang, tatlo silang magkakapatid. Meron silang kanya-kanyang talento sa larangan ng sining. So gamit itong channel na to, gusto ko ipakilala sa inyo ang artist mula sa aking grupo, si Junel Anonuevo. Sabi ko na eh. Umawak na lapis, sinasabi na eh. Hey man, okay lang. Mas kinilayak mo siya ng pamamakumbaning kulay. Pwede nyo siyang indirekta, tanganin mas pa. Oo, ang gayon. Hindi ka magamit ang bahay. Nangyayari niyan, ma-ruffle na naman yan. Oo. Kaya Jonathan, ruffle na naman yan. Huwag ka diyong bingi, madamo dyan. Diyan nga eh. Hello, ako po si Junel Anonuevo, 28 years old at pinanganak sa Pidoran Albay. Sa kasama ko yan, dito na po ako nakatira sa Sulong San Miguel Catanduanes at meron na rin pamilya at binayaran na rin ng isang anak. Member din na po ako ng Catanduanes artist. Nagsimula po talaga ako yung high school pa lang po ako kasi sumasali pa ako sa mga competition sa school like poster making contest, slogan contest at editorial cartooning, modulo art at sa awa rin ng Diyos ay nananalad kahit pa paano. At naalala ko po nung sa may dingding po, yun po talaga yung talagang hindi ko malilimutan kasi may nakita po akong painting ni Amor Solo at yun na rin po yung nabudyok sa akin na magpinta at naisip ko rin noon na balang araw rin po ay makakagawa rin po ako ng ganun kagandang obra at yun na rin po ang sinimulan kung ba't po ako nagka-interest na magpinta. Nag-focus lang po talaga ako magpinta noong taong 2013. Unang-una po sa lahat ay ang inspiration ko po talaga ay si God dahil siya po talaga yung nagbigay sa akin talento at may purpose siya kung bakit niya talaga sa akin binigay. At pangalawa po ay pamilya kasi nandyan po sila para suportahan ako. At ang pangatlo po ay Edgar Suriao kasi siya rin po talaga yung unang-unang nagturo po sa akin magpinta nung high school po talaga ako. At pangapat po ay ang aking mga inidolo gaya po ni Ramil Tumampos at lalong-lalo na po kayo Sir Paul Tindogan kasi umanga po ako kasi marami po kayong natutulungan na kabataan dito sa isla, lalo po yung nangangailangan ng tulong. Kaya saludo po ako sa iyo, sir. Yung mga obra ko rin pong ginagawa ay pinagbibili ko rin po at yung iba naman po ay collection din po. Sa palagay ko po, nakakatulong ang aking pagpipinta sa mga tao at sa ating komunidad. Karamihan po kasi sa aking trabaho ay sa Barangay Plaza, sa bayan ng aking customer, sa pader sa mga daan, at lalong-lalo na po sa paaralan. Ang mapaganda ko po ang kanilang lugar ay masasabi ko pong malaking tulong na po ito sa
kanila. Bukod dito, nagbibigay aliw ito sa ibang tao na nakakita ng aking mga paintings at nakakapag-alis ng stress, lalo-lalo na po ngayon may kinakaharap tayong pandemya. Plano ko po sa iba kong painting ay ma-exhibit, at kung sakaling lumuwag ang buhay natin ngayon ay gusto ko pong makabenta ng marami para makatulong po sa mga kabataan dito sa isla. Gusto ko pa rin na kaya sa inyo, Sir Paul, na tumutulong po sa ibang tao at sa mga lalo-lalo po sa mga kabataan, at isinishare niyo po sa kanila yung talento niyo. At plano ko rin po kasing pumunta sa iba't ibang barangay para turuan po sila ng libre, nang sa ganun po makatulong nila sa kanila. Ang ipapayo ko lang po sa ating mga ko-artist ay gawa lang po tayo ng gawa. Huwag po tayong mahihiya, huwag po tayong susuko. At kung sakaling di man po tayo mabintayan ay patuloy pa rin tayo, kasi may panahon pa naman para sa ating lahat. Magpinta lang po tayo na magpinta, mas lalong maging biyasa. Base rin po sa aking karanasan ay masaswerte po tayong mga artist, dahil masaya ka na sa ginagawa mo ay nakakatulong ka po sa ibang tao.